I'm Flavio Rivero. Welcome to the vlog. I'm Timmy. And meron kang bagong TV show. Tell us about it. Yeah, it's an online show actually kasi ngayon, 'di ba, mas usong-uso na talaga yung mga online, 'di ba? So this will be on FB, mapapanood nila pero under sa account ng K5 Digital Media. And it's entitled It's a Lovely Day. Every Sunday po ito 11 to 12. And ang maganda dito, syempre kasama ko si Jose Sacramento. Makikilala niyo si Kuya Jose. O sino siya? Yes, and of course, meron kaming ito isu-surprise ko muna. Meron kaming mga social media superstars, yung mga influencers and vloggers na hinahangaan nyo, makakasama din natin sila. It's a surprise ko muna yon. Anyway, ang maganda po dito sa show kasi ano siya, it will try to discuss yung mga important topics natin nowadays, yung mga talagang pinag-uusapan at affected tayong lahat, and then ibibigay namin sa inyo, and then of course may mga experts po tayo, may mga bisita tayo na, you know, sasamahan kami i-dissect yung mga topics na yon. And syempre, makikinig kami sa pulso ng masa, sa pulso niyo. Correct. Welcome kayong makipag-interact sa amin. So, it's a live show, right? Medyo po, kasi ang maganda nito nga, it's we will try to listen to kung ano yung gusto ng mga taong pag-usapan namin. And ito nga sa July 4, napaka napapanahon ng topic. Dahil di ba lahat tayo pinag-uusapan ng vaccination. Pero maraming mga nagsasabing, of course, go, mag-vaccinate tayo. Meron namang may nagsasabing, huwag muna. So ano ba talaga, 'di ba? So malalaman natin both sides, yung pros and cons. So informative din pala ito. Very informative. Oh, we will try to be very informative din. Pero hindi boring. Siya right. Kailangan. O nakita ko yung ano niyo, teaser niyo, parang masaya. Tagsuwa kayo ni Sir ano, 'di ba, Jose? Kasi matagal na ba kayo magkakilala? No, actually, very recently lang. Kakilala na kami way back noon. Ilang taong nakaraan na. Pero nag-reconnect lang kami ngayon dahil sa kanyang restaurant. Pero ang maganda kasi with Jose, he's also very knowledgeable. At saka ang dami niya na rin experiences na talaga namang, you know, when he shares his experiences at saka yung mga thoughts niya, talagang very full of wisdom. Kaya bagay na bagay siya. Saka ikaw naman sa showbiz side. So, magandang mix. No? At saka ang maganda nga dito, kayo ang bida dito. Correct. So, makikinig kami sa inyo at siyempre sa mga eksperto at dun sa mga guests natin. So, it's a platform where they can all share their ideas. And tayo, siyempre, friendly discussion lamang. Hindi natin pag-aawayin yung mga sides. Makikinig tayo sa kanila and babalansin natin. Tama. Ano lang, good vibes lang. Good vibes. Siyempre, kasi pang umaga to, di ba? At saka, you know, yun yung gusto natin. It's actually para yung mga bagay na mga normally, seryoso, ma-discuss natin at maintindihan ng mga tao. In a light way. In a light, para, light but informative way. Correct. Yun. Ayan. Okay, good luck sa show mo, Miss Labdi. Thank you. Ngayon, doon sa mga millennials, no, na hindi naabutan yung kasikatan mo, di ba? Paano ko ba na-discover sa showbiz? Alam ko, chikas. Yes. Chikas! Chikas talaga ang no, ano? No, actually, hindi. Nag-umpisa ako sa Kaluskos Musmos when I was 9 years old. With Herbert Bautista. With Herbert Bautista. Mila Gumila. Maricel Gumila. Soriano, Mila Gumila. Oh my God, kasama ka pala noon. Yes, batch 2. Batch 2 ako noon. Nauna sila Maricel, Ate Maricel na nga. At so, kami yung batch 2. Talaga? Yun, kaya doon talaga ako, yun ang unang-una kong subok sa showbiz. 9 years old ako noon. Tapos medyo tumigil ka? Well, gumawa ako ng mga sister-sister roles, mga ganyan. Kasi bata, di ba? And then, nung 14 years old ako, yun, ni-launch kami nila Jacqueline Jose, Tanya Gomez, Rachel Ann Wolf, Carla Kalua sa Chicas. Oh my God. And then, nung 16 years old... Ikaw pinakabata doon? Ha? Ikaw pinakabata? Ako pinakabata doon ng time na yon. And syempre, naging close na close ko noon si Jacqueline. Kami kasi dalawang mas maliliit doon. Oh, pitit kayo. Kami yung mga pitit. Rachel Ann, ako ang tangkad noon. Yes, sa Tanya, matangkad din. Oh, mga beauty queen yung mga yun eh. Di ba? Tsaka matatangkad sila. Tapos, after noon, nung 16 years old naman ako, kinuha naman ako ni Kuya Gems for That's Entertainment. Oh my God! So, first batch? First batch ako. Ako yung isa sa mga 16 na original. So, Tuesday group. With Dia Salonga, yes, Drum Rebellious. Yun. Si Brano Bolapan ka pa noon, yung original. Yeah. Pero di ka nagtagal, no? Ako yung unang-unang umalis. Dahil akong unang-unang nag-asawa. Ay, oo. Oo, ako yung pasaway nung panahon na yun. Oh, oh. Yun. So, maaga akong
umalis, pero sobrang nagmarka lang talaga sa akin yung show kasi kahit ngayon, yung mga nanay-nanay at even yung mga anak nga nila, alam pa rin yung God's Entertainment. Correct, correct. And lagi nilang natatandaan na nandun ako nang galing sa show na yun. And we owe it to Kuya Germs, kahit papaano. Correct. Talagang malaki yung nagawa ng God's Entertainment. So nung mag-asawa ka, nag-stop ka na sa showbiz? Nag-stop ako for a while. For a while lang? Oo, for a while, mga 5 to 7 years ata yun. Nagpahinga talaga ako, tsaka nag-graduate ako, nag-aral ako. Wow. So I graduated from Marinol ng advertising. Oh, Miriam na siya ngayon. So ayun, tapos after a while yun, bumalik na ako ulit. So nag-movies-movies na ako. Role na. Hindi pa agad. Kasi nung time na yun, ano pa eh. Syempre, hindi pa naman. Hanggang ganun? Pretty-pretty ka pa? Oo, tsaka payat-payat tola pa noon. So, mga leading-leading lady ng mga action stars, ganyan. Tapos may mga, ano yung gumawa, kinawa namin yung Kandungan with Rosanna Roses. Ako yung kontrabida, ako yung kontrabida niya doon. Okay. Tapos, marami pa. Tapos yung kay FPJ, yung pagbabalik ng Provinciano Part 2. Wow. Tapos, marami pa mga iba-iba. And then, after a while, syempre, nung medyo kailangan na talagang mag-mother roles. Kasi syempre, Hindi na talaga maiwasan. And ako, I like it. Gusto ko talaga siya. Kasi unang-una, ramdam na ramdam ko naman ang pagiging nanay because I'm a mother in real life. Mm-hmm. And I'm really very blessed na kahit hanggang ngayon, I'm still around, nakakapag-taping pa rin, may mga projects pa rin. So, masaya na kahit paano, ang dami na sa kasabayan ko na wala na, hindi wala active, and yet I am blessed na nandito pa rin. So, thankful ako sa mga sumusuporta pa rin at nanonood at syempre sa mga producers and networks na nagtitiwala. Ilan ang kids mo? I have 2. Pero malalaki na. Grown up na. Yes, 34 and 32. Ah, 34 ka na? Pero wala pang may asawa, so wala pa akong apo. Oo. Yes. Ayan, sige. So, ayan. Sana talaga subaybayan nila. And of course, abangan nyo yung susunod siguro or na episode or baka after this, yung MMK, kakataping ko lang po doon. So, ayan po. Panoorin nyo rin po yun. Yung episode namin ni Noni Bonito. Ano ang sekreto mo? Bakit hanggang ngayon fresh na fresh ka pa. Nai-fresh. Tapos chikas, last week kasama ko si Tanya. Ganda naka-record niya. Hindi, wala ako sinabi. Diba? Yeah. Sino pa ba? Si Jacqueline, diba? Yeah, bakit? Ikaw, tuwa ba ka? Pero konti lang ang taba. Malaki-laki rin compared sa dati. Oo naman. Siguro ano kasi, I don't know, probably maybe jeans. Kasi maliit ako eh. So usually, di ba, pag maliit ka, nakakadaya. And then second, kasi I'm very, masayahin. Sayahin ka nga. I guess, sabi nila malaking bagay yun yung lagi kang nakatawa, nakasmile. And kasi ako, parang ayokong masyadong, syempre dami ng problema ng mundo, di ba? So hanggang maaari, kung pwede kang, makapagbigay ng positive vibes or good vibes, di gano'n na lang. Kasi wag na natin pagbigatin, wag na natin i-complicate pa. Diba? So beauty secret, wala kang mga regime na i-share sa ating viewers? Sobra akong simple. Alam mo talagang ito, ang old reliable ko, yung ina-endorse ni Ate V na Eskinol. Eskinol? Oo, yun lang talaga. Talaga? Eskinol lang talaga. Minsan nga, ina-alcohol ko pa eh, pag walang Eskinol. Grabe. Oo, hindi, totoo yan. At saka, so, hindi ka na papagluta tayo? Hindi ka na papagluta drip? Because I really believe in, keeping it simple, even sa beauty regimen or even sa health. I want to keep it simple. Ayoko masyadong nag-i-ingest ng kung ano-ano mga chemicals. Even my hair, pag nagdadye ako, it has to be walang harsh chemical. Kailangan organic. So, yun, ganun. In the past 5 years, I've been practicing that. Na kung pwede, natural lang or non-organic. Okay. Mas okay pa yung ganun, no? Kung talaga, kayo yata yung batch na walang mga retoke, tapos after nun, mga sexy stars, mga retokada na, no? Eh, kasi siguro kailangan, dahil sexy star, kailangan parakihin, di ba? Pero yung chikas, di naman yung sexy, no? Para ano hindi lang? Naman, siya, parang rom-com yung panahon na yun. No? Sexy na sexy comedy naman ang atake. Pero may drama-drama din. So, kumusta na si Rachel Anwolf? Oh, she's in the States. Sexy pa rin ba? O tumaba rin? Maganda siya. Maganda siya, oo. Nakikita ko siya sa Instagram. Wow. Ang ganda pa rin yan. She's happily married. Tapos nagba-vlog siya. Wow. Carla Kalua. Si Carla, nagkita. Nasa Amerika, she remarried. She married well also. And mukhang masayang-masaya ang buhay niya. So, and then of course, si Jacqueline, alam naman natin, premiado, aktreso natin yan. And then of course, si Tanya is still around naman, nagtitaping-taping pa rin.
So, masabi mo ba na pinaka-successful sa inyo si ano si Jackie? Oh, chef. Well, we have to concede to that na in terms of, you know, yung kanyang naabot. I think she's the isa sa pinaka-successful na Filipino actress in general. Yeah. I mean, para ilagay niya sa mapa ng Cannes. International award din siya. Oo, para ilagay niya sa mapa ng Cannes ang Pilipinas. Yeah. Cannes pa yun, ha? You know, ibang tayo, di ba? Pero, yeah, and then I'm very, very proud to have worked with her and to have been really close to her. Kasi nung Chicas, they sobrang close talaga. Nung magkasama kayo sa Chicas, nakikitaan mo naman siyang potential na magaling naman talaga siya. And oo, magaling naman talaga. And even then... Pero hindi ganun ka, ano yung expectation, di ba? Well, I guess, siguro, kasi lahat naman ng tao, you improve over time, di ba? Like, nahahasa, tapos iba-ibang director ang humahawak, so, lalong napipiga yung potential. So, yun. So, pinagaling siya din ng panahon at experience. Miss Labby, nung ano, bago tayo magtapos, mm-hmm. nung kasagsagan ng karir mo, parang wala akong anong intriga sa'yo. Sino ba naling sa'yo ng mga aktor? Ano mo nga? Ricky Rivero? Si Ricky Rivero. Ricky pamangkin ko yun. Hindi pamangkin sa pinsan. Sino nga naling sa'yo ng mga aktor? Actually, wala rin masyado. Wala, diba? Kasi bata pa nga ako, diba? Nag-asawa na ako, 17. So, non-showbiz naman yung naging, ano ko, yung walang pumorma sa'yo? Siyempre, meron mga pakipiyot. Blind item natin. Buhay pa ba siya, diba? May isa patay na. May isa patay na. Ayan. Pero yun. Tapos yung isa, actually si Mon Alvir nga, tinatry ni ano, Kuya Germs na i-partner sa akin. Oh. Na parang, ano, parang love him sa, ano, sa... Dads. Pero hindi naman nagtagumpay masyado. Kasi nga, umalis din ako agad. Umalis ka din. Saka, yung may-ari na kay Alvin, no? Oo nga. Yes. Ayun. Tapos, actually, dalawa dun sa Dutch Entertainment, pero medyo parang nagka, alam mo yun, Ligo, crush. Parehong patay na. Sino? Diyan. Huwag na. Maya. Okay. Puro patay na pala. Basta parehong dead na. Ano ba yun? Ano ba yun? Oo. So, sumalangit na. Under ka na ng ano? Ng Star Ace? Well, hindi. Ang Star Ace is yung programa ko. Star Ace ang dito sa Star Ace. Sila ang, of course, ang ano. Pero under ako ng Powerhouse, Arte Inc., yung kay Miss Ana Goma. And, okay. Yun. So, sila yung nag-manage talaga sa akin. So, Miss Lovely, invite mo yung mga fans mo. Nandyan lang naman talagang nag-aantay lang sa iyo paglabalik. Yeah, well, anyway, sa mga sumusuporta po, lalo na dito sa ano, no, yung mga supporters ng social media ngayon, kasi madami ngayon ganyan eh, yung mga fans ito na yung uso, mga eh. Social media events, no? Uh-huh. I hope that you all support us. Ito po sa K5 Digital Media. Suportahan niyo po lahat ng show ng K5 Digital Media at ng Star Ace. Hindi lang po yung amin. Pero syempre, lagay niyo na sa kalendaryo niyo, July 4, 11 a.m. na hanggang 12 po. Ang unang topic natin is about vaccination. Kaya kung halimbawa hindi pa kayo nagpapaturok, magandang panoorin niyo po para malaman niyo ano ba pros and cons. At kung nagpaturok na rin kayo, maganda rin panoorin niyo para yun yung makapag-discuss tayo, di ba? Para marinig din namin kung ano yung mga opinion niyo. So, ayan na. Tsaka ang dami namin prizes pamimigay. Mga baka naman. Pabigay, yes. Vaksinado ka na ba? Ha? Vaksinado ka na? Hindi pa. Ako ba yung naka-first dose na? Naka-first. Ako hindi pa. So, yan. Basta i-discuss nako, natin. Nako, live ka magpa-vaccine, ha? Ha? Magpa-vaccine ka ng live. Ay, ganun? For the sake of the program. Ay, nako. Baka, tingnan natin. Diba? Malalaman natin sa mga eksperto na magiging guest natin. Correct. Diba? Basta pinapromise natin, every topic na i-discuss natin, balansyado po ang ating pag-present. Pros and cons, balansyado po yan. No matter the stand of the host. At hindi po namin sariling stand to, but yung stand ng mga guests, itatahi lang po namin para sa inyo. Wow. Okay? Congratulations, Miss Lovely! Salamat po! Thank you so much! Thank you!